Hello guys, good morning and welcome back to my channel guys. Bali yung content ating vlog ngayon guys, magkaroon lang ako ng tips sa inyo kung paano piliin yung mga itlog ng mga itik na kung saan kung gusto mo magparami na mga itikan. Halimbawa, wala kang available na mapagbilhan ng mga itik doon sa inyong lugar or kaya mga sisiyo ng itik na wala nga gusto mo bilhin ay hindi available sa inyong lugar. Ngayon, yung second option mo na lang guys, kung mayroon mga nagtitinda ng mga balot dyan guys, o mayroon mga nagde-deliver ng mga itlog ng balot, yun po guys yung pwede nating i-incubate para magiging silbi at magiging simula ng ating pagkaroon ng itik farm. So ngayon, yun ang ating magiging content sa ating vlog. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano pagpili ng itlog, kung ito bang itlog na ito pwede incubate, kung buhay pa ba yung sisiyo doon sa loob, tsaka para ma-sure natin guys na yung itlog na yun guys pag in-incubate natin, siguradong ma-hatch talaga at para hindi masayang po yung ating binili lang doon sa mga itlog na yan. Pakita ko muna sa inyo guys, ito yung farm ko dati. Meron tayong mga Rhode Island Red dyan. Mayroon tayong panabong. Nakasaparate yun guys kasi nga nang napaka-delikado kapag isinama yung heritage chicken at saka yung pangsabong na manok na yan guys. Bali, mag-cancela dito. Baka magsabong sila at baka may mamatay pa sa mga manok dito sa ating maliit na farm. Ngayon, papakita ko na guys sa ating video na ito sa bilang magiging content. Okay? So, ito guys, may papakita ko sa inyo ng mga itlog ng balot guys. Ito, itlog po ng mga balot yan guys. At saka ito, itlog ng mga pugo dito banda. Kasi yung tatay ko nagbibinta ng balot. So, wala din kaming itikan na farm dito. So, ginagawa lang ng tatay ko, bumibili lang siya doon sa nagpo-produce ng mga itlog o nagde-deliver din ng itlog. So, ito guys yung kanyang stock ng mga itlog. Bali, kinukuha niya ito tapos nilalaga at binibenta. Ngayon, yung gagawin natin, kung nag-uumpisa ka pa lang guys na gusto mong magkaroon ng itik pero walang available na itik na sisiyo dyan sa inyong lugar o itikan na mga pwede mong bilhin, so pwede tayo dito mag-start sa pag-incubate nito mga itlog na ito guys. Mas maganda kasi guys na ito yung binili mong itlog na balot na sure bull tayo na yung laman dito na mga magiging sisiyo ay buo na. Bali, ilang days lang guys yung hintayin mo, mag-hatch na ito. Bali, mga 1 to 27 days yung pag-hatch ng bago mag-hatch yung itlog ng itik kasi mas makapal po yung kanya ng balat ng itik. Itlog ng itik, makapal yung kanyang shell. So, medyo matagal-tagal siya mag-hatch. Pero kung ganito yung binili yung guys, I think this is, umabot na itong 17 to 18 days. So, ang kailangan lang natin, i-check muna dito yung loob niya, kung buhay pa ba yung sisiyo or hindi. Para kung, baka, para sakaling na buhay pa, pwede natin ilagay sa ating egg incubator. Bali guys, sa next ko na lang na vlog, gagawa po tayo ng egg incubator na kung saan pwede makatulong sa inyo kung para kahit papano, kahit di nyo afford yung mga mahal na egg incubator, so pwede kang makagawa ng sarili mo na egg incubator sa maliit lang na budget. Okay? So ito guys, yung gagawin natin, i-check muna natin guys kung ano yung laman dito sa loob, kung buhay pa ba or hindi. Baka kasi kapag binili mo yung itlog sa mga palingkik, guys, tapos nilagay mo agad sa ating o sa inyong egg incubator, tapos yung pala sa loob ng ating mga itlog ang patay na pala ibang sisiyo o walang lamang sisiyo. So ngayon, bago natin ilagay sa egg incubator guys, i-check muna natin itong mga itlog kung ano nga ba yung pwede natin ilagay doon sa ating egg incubator. Okay? So yun guys, bago natin, yung gagawin natin guys, ikakandling natin yung ating mga itlog dito. Sa banda. So tinabunan ko muna guys yung bintana rito para mas madilim po guys dito sa loob nating kwarto. Kasi nga kapag maliwanag yung ating pagkakandlingan, so hindi po natin makikita yung mga itlog doon sa loob ng... Kasi nga guys, kapag maliwanag yung kwarto guys, hindi natin ma... O kaya maliwanag yung lugar na ating pagkakandlingan, so hindi po natin guys makikita yung galaw doon sa loob ng mga sisiyo sa loob ng itlog. So kailangan talaga natin madilim guys yung lugar or ng ating pagkakandlingan. So kung tatanggalin ko itong ilaw guys, ganito dito kadilim. Yan. Okay?
So ngayon, yung gagawin natin guys, mag-canding na tayo para makita po natin yung laman ng itlog kung okay pa ba ito or pwede itong ilagay dito sa ating egg incubator. Okay guys? So yung guys, yung gagawin natin, ika-canding po natin guys kung buhay pa nga ba dito yung sa loob ng ating itlog, yung mga sisiw. Gamit lang po tayo nito ng cellphone, flash o flashlight ng cellphone yung gagamitin natin para sa pagkanding dito sa loob ng mga itlog. So ngayon titingnan po natin dito guys, hindi naman isa-isa, pero pipili lang tayo guys ng ating ikakanding kung ano nga ba yung pwede dun at ilagay natin sa egg incubator. Okay, so pipili tayo randomly. Okay, katulad dito guys, kapag ganito yung itsura guys ng itlog, according sa tatay ko guys, ito ay umabot na ng 17 days. Okay, kapag ganito yung na yung laman guys sa loob ng ating egg incubator, ay ng ating itlog, yan, kung ating nakikita, parang yung kulay yellow gumagalaw. So, ibig sabihin nito guys, hindi na ito pwede doon ipasok pa sa ating incubator. Kasi nga ito, patay na yung sisiw dito sa loob. Kung ating nakikita, nangitim lang. At walang halos ugat. So, ating nakikita guys, yan po yung kanyang itsura. Okay? So ito guys, din ito pwede ilagay sa ating incubator. Yan. Next, kuha tayo ng random ulit. Ito. Ito guys, kung ating nakikita, dito sa loob ng ating itlog, gumagalaw po siya. Bali, itong itlog nito guys, pwede po ito na ipasok doon sa ating egg incubator na pwede natin mapapisa. Pati nakikita guys, yan. Kung mayroong ugat-ugat at saka gumagalaw dito sa loob guys, automatic na pwedeng-pwede po ito ilagay sa egg incubator. So, pili pa tayo guys ng isa. Okay? So, ito. Katulad dito guys, kung ating nakikita, yan, ito yung sisiw. Kung ating nakikita, yan. Gumagalaw po yan guys sa loob. Ibig sabihin, itong sisiw na ito, ay itong itlog nito guys, pwedeng-pwede doon ipasok doon sa ating egg incubator. So, ganun lang guys yung pagkilatis ng itlog na pwede natin ipasok doon sa ating egg incubator. So, pili pa tayo ng isang piraso rito. Yan guys. Okay din to. Sa ating nakikita guys, gumagalaw yung sisiw dito sa loob. Okay? So, ayun guys. Pinakita na ko na sa inyo guys kung paano makita dito sa loob nating ating mga itlog, yung mga buhay pa or patay na mga sisiw dito sa ating mga itlog nito guys. Pero kung gusto niyo talaga guys na magiging 100% yung magiging papisa na itlog nyo at magkaroon kayo talaga kayo ng mga sisiw, yung gagawin nyo guys, try nyo ikanding muna yung mga itlog kung buhay pa ba yung sisiw doon or hindi. Para kung yung purpose mo lang is para incubate sila, yun gagawin mo, ikandling mo muna para kahit papano alam mo buhay pa yung sisiw doon sa loob ng itlog bago mo bilhin. Okay? So yun lang guys yung ating content sa ating vlog. Kahit papano, makatulong din ako sa inyo kung paano pagpili ng mga itlog na ating pwedeng ilagay doon sa ating egg incubator. Kung gusto nyo talaga magparami ng mga sisiw ng itik o magkaroon ng business na itik farming. Okay guys, yun na ating content sa ating vlog and goodbye guys and thank you guys for watching.